mga bro, magandang araw. Meron po pala tayong Panasonic. Pre! I-plug natin para malaman natin kung ano yung problema niya. Ready, pre? Tak pa na ito. Ulitin natin. I-on natin. Andar siya pero mamamatay. Yan mga bro, hindi natitigil sa pagbiblink yan. Magbiblink na lang habang nakaplug. Mga bro, samahan niyo ako. Buksan natin. Mga bro, ito na nga pala yung Panasonic kanina na nagbiblink lang. Habang nakaplug siya, hindi natitigil sa pagbiblink. Mga bro, yung unang gagawin natin, mag-voltage checking po tayo. Meron po tayo ditong SE, ito papakita ko. SE140. Yan. Yan. Yung SE140 na yan, ibig sabihin, yung ilalabas niya na boltahe, 140 volt. Sa Panasonic, Sophia, meron ding SE90. Yung ilalabas nun, 90 volt. Sa Sharp, minsan, sa mga luma na Sharp, mga cinema board, SE125, SE115, kung ano yung numero na nakalagay, yun yung voltahe na ilalabas niya. Ngayon sa atin, yung gagawin natin, mag-voltage checking po tayo. Ito yung SE kasi. SE140. Yan. Yung number 1, yan, sa B+ ng capacitor. Ito, ground. Yung number 2, papuntang photocoupler. Number 2. Kadalasan, pag sira ito, yung photocoupler, yung supply niya, medyo magalaw siya. Magalaw yung supply. Sa mga China naman, mga universal board, minsan, pag minasirang mga resistor dito, magkakaroon yan ng high B+. High B+. Kaya lang, sa mga ganitong klaseng TV, Panasonic, malabo mangyari yon na magkakaroon ng high B+. Kasi meron itong tinatawag na protection. Pag may naramdaman siya sa kanyang sarili na sira, oops, hindi ko na itutuloy. Ito, para maiwasan na lumaki pa yung sira nito. Kaya nag-hold down siya. Pag naramdaman niya na sira yung kanyang vertical, uyok o playback, magre-react to. Hindi niya na itutuloy, magpo-protect na siya. Parang sa tao din, pag nagkaroon po tayo ng bacterial infection, yung katawan natin magre-react din. Magpo-produce yun ng mainit na temperatura. Kasi yung bakterya namamatay sa mainit na temperatura, kaya yung katawan natin magpo-produce yun ng mainit na temperatura. Kahit tanong nyo sa mga doktor, para maiwasan na lumala yung sakit. Parang ganito rin sa TV, para maiwasan niya na lumaki yung sira niya, yun, magpo-protect na siya. At saka doon naman yun papasok, yung pag-voltage checking natin, para malalaman natin kung saan excuse, kung saan tayo banda titira. At saka sa pag-voltage checking natin, malaman natin yung supply nito, yung voltage input at saka output, malaman natin kung normal. At saka ma-detect natin kung saan yung problema natin. Mga bro, magsimula na po tayo, mag-voltage checking po tayo. 140 109 Ulitin natin. 140 109 Yan mga bro. Kung mapapansin nyo, 140 po, bababa po tayo ng 110. Yan.
Kung mapapansin nyo, 110 lang po siya. Hindi naman po gumagalaw yung supply niya. O hindi naman nagfa-fluctuate. O hindi naman bababa ng 75 to 0. Basta steady lang siya ng 110. Yan. Ngayon, kung power supply section yung problema natin, posible yan, magdadrop yan to 0. Kaya lang, 110 lang siya. Ngayon, check natin yung supply natin sa vertical. Yung vertical nito, yung positive-negative niya na 13. Check natin yung positive 13 vertical. 13. Kaya lang, mamamatay. Yan. Wala na. Check din natin yung kanyang negative 13. Ito siya. Negative 13. Yun, negative 13. Check din natin yung kanyang heater. Normal naman po yung supply niya eh, kaya lang namamatay lang siya. Ngayon sa heater po tayo. Ito po yung heater natin. Heater. AC. 4 volt. 4.51. Yan mga bro, ulitin natin. Yan. 4.41. Kaya lang, wala na, mabalik na sa 0. Tsaka check natin yung G2 natin. G2. Yan. Lalabas pa ng kwan. Ulitin natin. G2. Yan. Lalabas pa yan ng 384. Kaya lang, mamatay na. Ibig sabihin po, normal po yung P plus po natin. Natitrigger on niya pa, natitrigger na pa yung playback para lumabas yung mga voltage output. Ngayon, yung hindi natin na-check, yung voltage output ng vertical natin. Kasi meron na po tayong negative 13, negative 13 at saka yung 12 na positive. Yung susunod natin na check yung vertical output niya. Yung sa yoke. Para malaman natin kung may ilalabas na voltage output yung vertical IC natin. Para malaman natin kung yung IC na to sira o hindi. Voltage checking po tayo sa vertical output. Ito po siya eh. Ito po yung output niya. 1, 2. Ito naman sa horizontal. Check natin yung voltage output. Subukan natin. I-on natin. Vertical output natin. Yan. Mga bro, kung mapapansin nyo, nagre-react po. Kailang babalik sa 0. Ulitin natin. Yon, on. Meron po siyang 1.5. Ulitin natin para makita natin. On natin. Ulitin natin. I-on natin. Yun. 1.4. Kaya lang, wala na. Patay na siya. Balik na yan sa millivolt. Naka-millivolt na. Millivolt na to eh. Ulitin natin. Ulitin natin. Plug natin. Vertical output. Yan. 0.9. Ulitin natin. On. Yon. 1.17. Ibig sabihin, nagre-react eh. Ulitin natin ah.
Hindi ko na po i-hold. Tingnan nyo na lang po sa multimeter. I-on natin. Yan. Tingnan nyo. Gumagalaw. Yan. Nagre-react. Yan. Meron pa siyang 1.4. Testing natin sa analog kung magre-react para makita natin na gumagalaw. On po natin. Yun. Nagre-react. Ulitin natin. Yun. Check din natin sa kabila. Sayok kasi ito, ito. Sayok ito. Sayok ito. Sa labas ng yoke. Vertical yun. Yung sa loob naman, yung sa horizontal. Check natin yung sa kabila naman. Dito. Kung mayroon pong reaction. Kung magre-react po siya. On po natin. Yun, on. Gumalaw ba? Hindi nga gumalaw. Ulitin natin. Kasi dito meron. Yun. Nagre-react pa siya eh. Set natin sa mababa. Vertical output. Yun. Check din natin sa kabila kung magre-react. On. Yan. Ibig sabihin po, yung vertical output natin, okay, may lumalabas po siya na output na 1.5. Kanina, may 1.5. Ibig sabihin, yung vertical IC natin, okay, kasi may output po siya. Kaya lang, hindi na nakakapasok sa kabila. Yan. Yan yung vertical natin. Vertical output yan dito. Meron pa po siyang 1.5. Tsaka nagre-react po yung voltahe dito. Pero pag dito na, wala. Dito galing yung supply na output niya, yan, papunta. Wala dito yan. Yung dito pa, yun pa yung magsusupply dyan. Ibig sabihin po, yung problema natin, sa yoke. Kasi, hindi na nakakadaloy dito yung supply. Hindi na iikot yan dito. Hindi nakakapasok dito. Yan. Ngayon, okay na, na-check natin yung B plus natin, normal. Na-check na din natin yung heater natin. Meron din 4 volt. Tsaka na-check natin yung supply natin sa vertical na positive, negative 13. Tsaka na-check din natin yung G2 natin. Ibig sabihin, yung playback, nagre-react, nare-receive niya yung supply na 140. Kaya lang, katulad ng sinabi ko, nagpo-protect kasi meron po siyang naramdaman na sira sa sarili niya. Ngayon, ano yung sira natin? Possibly yoke ito kasi meron namang output dito na susupply doon sa taas sa kanyang vertical, kaya lang hindi na po nakakaikot. Yan. Ulitin natin. Vertical output. Yun. Yung sa kabila naman. Yun. Meron ba? Wala eh. Wala talaga. Yan ang mga bro, na detect po natin kung saan yung problema natin. Kasi napag-isip-isip ko kung power supply magda-drop to hanggang sa zero eh.
Yun, sa pag-voltage checking natin, nalaman natin na normal yung power supply natin, normal po yung voltage output ng playback natin, at saka yung supply natin sa vertical, at saka yung vertical output natin, kaya lang, hindi na siya tumutuloy sa kabila. Check po natin yung vertical, yung ito po yung vertical natin. Yan. Vertical. At saka ito, vertical din. Yung sa loob nito, yun naman yung horizontal. Kadalasan kasi sa yoke na mga ganito, aluminum kasi ito eh. Aluminum. Parang sa sanyo. Kadalasan sa sanyo ganito rin. Kaya lang sa sanyo makikita mo eh, hindi nagtitrip off yun, talagang ilalabas niya na yok talaga yung sira. E ito hindi eh, mag-hold down ito eh. Wala na to, sira na yung yok niya. Medyo nagkakaroon na ng corrosion dito. Yan. Mga bro, yung next step na gagawin natin, preparein natin yung yok. Gawain natin to. Repairin natin. Mga bro, samahan nyo ako. Gawin na lang natin to yung yoke niya. On po natin. Lagyan natin ng antena. Oh, ayan. Ayan na mga bro, okay na po siya. Kasi minsan wala na rin akong time mag-rewind. Kaya iniipon ko minsan yung mga yoke na sira. Kasi pwede pang pakinabangan. Ito, tinanggal ko lang yung kabilaan niya, tsaka nilagay ko dyan. Mga bro, ayan na po siya, okay na po siya. Mga bro, hanggang dito na lang po, binabati ko po kayong lahat ng mga technician, mabuhay po kayo. Maraming salamat po.